Diyos niya. Congratulations to our newly promoted associate, Marianne Mangubat. Ayan. So again, for sure, magiging MD na to this coming July. Then, kay Ma'am Percy. Ayan, Ma'am Percy. Looking forward sa yung marketing director promotion this July. Okay, this July, sana po matapos natin. Ayan, hi everyone, it's me, Percy J. And today's video is dadalhin ko na naman kayo sa aming ka-Zoom stand. And then, doon, isi-share namin sa inyo kung ano ba dapat kapag ka nasa IMG ka, ano pa dapat yung mindset natin, ano ba dapat yung nasa utak natin. So again, may apat na mindset yon and gusto kong ituro yun sa inyo or isi-share yun sa inyo. If bago ka pa lang dito sa aking channel, please do subscribe and click that bell button para pa-updated ka lagi sa aking mga upcoming videos. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy, won't you bend that back for me, we won't stop, got you feel both love, you get to fly with me. Yan, okay, ready na si Ma'am Percy. Thank you, Ma'am Percy. Ayan, si Ma'am Percy lang ata ready ngayon, oh. Kidding aside, alright, so the builder's mindset, okay, record natin. At dapat ito yung magde-develop sa'yo. Okay, recruiting mentality, fostered mentality, meeting mentality, and teamwork mentality. Builder's mindset. Okay, yan po yung mga mindset ng mga builders dito sa IMG. So, pag-usapan natin, recruiting mentality, the habit of the giant. Yan, okay? Recruiting mentality. Alright, you're one recruit away from an explosion. Okay, this belief is the key ingredient of your recruiting mentality. Again, sa pag-recruit, tatlo po yan. Tatlo yung pag-recruit. Okay, tatlo yung magiging result ng recruiting. Una, okay, you recruit. Okay, nag-recruit ka para maging member ba yan? I-recruit mo ba yan para mabentahan mo ng Kaiser, ng Moose 18? Or i-recruit mo yan para ma-build? O, sige nga, ano yung, saan ka doon? Bakit ka nag-recruit? Bakit ka nag-recruit? Para ba maging member lang ng IMG? Para lang mabentahan mo ba yan ng Kaiser? Or para ma-build mo siya dito sa IMG? Yan, okay, galing ni Sir Gilal, para ma-build, sabi mo per se, to build. Yes, okay, yun po yung ginagawa natin dito. To build, okay? Yun po yung gagawin natin. To build those persons, okay, yung mga nire-recruit natin, hindi natin sila nire-recruit para lang maging member sila, para mabenta mo lang sila ng Kaiser. Nandito sila para ma-build natin sila, okay, mapalitan yung mindset nila, mapalitan yung paniniwala nila, at the same time, yung pagkatao nila, mababago because of IMG. At syempre, pag nagbago yun, magbabago yung pananaw nila, okay, syempre, dun magsisimula yung success nila dito sa IMG. Sabi dito, you're one recruit away from an explosion. Okay, kasi hindi ko makapag-build kung wala kang members. Okay, yung mga members mo, sila yung mga i-build mo dito sa IMG. Okay? Next, fast start mentality. Okay, sana naintindihan niyo kung ano yung kahalagahan ng recruiting mentality. Okay, once na na-recruit mo na yan, syempre dapat ma-fast start yan. At dapat magkaroon ka ng mentality. Habit na yan. Na once na may na-recruit ka, once na meron ka na pa-member, ang next na agad is fast start. Fast start mentality. Retain more people faster. Yan po yung sinasabi ng fast start. Fast start can save your newly recruit. Fast start can save your newly recruit. Sabi dito, newly member were left unprepared to deal with negative feedbacks from friends and relatives. They gave up on the business before giving it a shot. Okay? Bakit nangyayari ito? Kasi kapag hindi sila na-fast start, hindi sila ma-orient. Pag hindi sila na-orient na magiging normal yung mga negative, yung mga objections ng mga friends nila, ng mga relatives nila. Pag hindi mo yung nasabi sa kanila in the first place, manghihina agad yan. Kaya napakahalaga ng fast start. Na dapat makausap mo sila one-on-one, makuha mo yung big why nila, okay? Malaman mo kung ano yung hugot nila, okay? Malaman mo kung ano yung dahilan bakit nandito sila. And then, dapat ma-explain mo sa kanila yung system. Meron tayong sinusunod na system. Okay, ngayon, kapag ginaya mo lang kasi yung newly member, hindi siya na-fast start, hindi siya na-orient. Okay, na ganito yung gagawin niya, ito, okay, dapat, ito, kapag ito yung ginawa mo, ito yung mangyayari. Possible na mangyayari. Pag hindi siya na-orient, ang mangyayari, kapag na-experience na yun, sasabihin niya, ang hirap pala nito. I-reject pala ako. Bakit? Kasi hindi niya alam yung system. This is a teamwork. Okay, again, pag na-fast start natin yan, sino bang magbe-benefits? Okay, una, magbe-benefits yung newly member mo. Bakit? Kasi na-fast start siya, naiintindihan niya agad. Nalaman niya agad. Okay, na meron pala opportunity dito sa IMG. Okay, at syempre, nalaman din niya yung malinaw na big why niya kung bakit gagawin niya yung business opportunity. At pangatlo, nalaman niya na meron palang system. Susundin na lang niya yung system. At pag ginawa niya yon, magiging successful siya dito sa IMG. Alright? Fast start. Pakitype nga po sa chat box. Fast start. Yan. Eh, si Ma'am Percy, na-fast start natin yan eh. Nalaman natin yung big why niya. Ayan, si Ma'am Percy. Okay, nakita niya yung opportunity. And then, na-introduce din natin sa kanya yung system. Okay, nandito siya ngayon. Okay, kasi alam niya kung bakit nandito siya. Okay, okay, so meeting mentality. Eto, napakahalaga nito. The school of success. The school of success. Eto. Sino yung ganito? Sino yung ganito yung ano? Please, no more meetings. Naku, magpapameeting na naman. Kasabustahan na naman. Okay, sino? Sino yung mga ganito? Alright, sabi dito, sabi ni Coach Nguyen,
The big challenge in our business is our freedom. We can do it fast, we can do it slow, or we can do nothing. Trainer can do everything except for people to show up. That's the problem. Most people don't attend the meeting. Yan! Sino nakaka-relate dyan? Sino nakaka-relate dyan? Okay? Gustong magkaroon ng Eurocash every week? Gustong ma-promote? Okay, gusto rin maging marketing director, gusto rin maging senior marketing director, pero hindi umattend ng meeting. Nakaka-relate ba kayo? Okay? Pero, okay, wala naman silang ginagawa. Diba? Ito po yung problema. Okay? Which is, hindi lang tayo yung nakakano, hindi lang tayo yung nakaka-experience nito. Na-experience din ito, okay, nila, Sir Nguyen, Coach Nguyen. Diba? Sabi dito, the big challenge in our business is our freedom. We can do it fast, we can do it slow, or we can do nothing. Which is totoo. Okay? Hindi natin sila mapipilit. Hindi natin sila mapipilit na umattend ng meeting. That's the problem. Most people don't attend the meeting. Right? They follow the same pattern of slowly disappearing. Few learned anything. They did not give themselves a chance. Yan, okay? Once umattend ang meeting, isang beses, dalawang beses, tapos wala na. Okay? Bakit? Kasi ayaw nyo umattend ang meeting. Tandaan nyo po. Okay? Ang isip natin, yung mentality natin, okay? Napapalitan po yan sa paulit-ulit na pag-attend ng meeting. Right? Tandaan nyo po yun. If I wanted to succeed, all I had to do is not to do what they do. Itong part na to, okay, kung babasahin niyo po yung libro ng the building people, kung babasahin niyo po yun, sinabi po ni Coach niya ngayon kasi nung newly member daw siya, okay, napapansin niya ang daming mga umaten, ang daming niyang kasabayan, okay, pero unti-unti, hindi na sila umaten. Tapos, kung hindi na sila umaten ng meeting, wala na. Na-observe niya na, wala na, hindi na talaga sila umaten. Okay, sabi niya dito, if I wanted to succeed, all I have to do is not to do what they do. O, di ba? O, sige nga, sino sa tingin nyo yung mas magiging successful dito sa IMG? Yung ma-umattend ng meetings? Yung ma-umattend ng trainings? Or yung mga hindi umattend? And this will be the last. Ayan, so again, mag-extend na po ako siguro mga 10 minutes lang. Teamwork mentality. Aming po na, number one, recruiting mentality. Number two, kailangan magkaroon ka ng fast start mentality. Na-recruit mo sila, dapat ipa-fast start mo sila. And once na na-fast start sila, make sure madadala mo sila sa mga meetings, sa mga trainings natin. And then, teamwork mentality. Napakalaga po ito. Dapat magkaroon ka ng teamwork mentality. If we can understand them and make them understand us, we can build together. Okay? So, dapat pala naiintindihan mo yung mga ka-teammates mo, naiintindihan mo yung mga members mo. Okay? Ang tanong, kailan mo sila kinumusta? Ang tanong, kailan mo sila, kailan mo inalam yung mga concern nila? Okay? Alam mo ba yung dahilan kung bakit sila hindi nakaka-attend? Alam mo ba yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila nagpo-commit? Dapat alam natin yun. Okay, so if we can understand them and make them understand us, we can build together. Okay, whether we recognize it or not, we are a part of a team. Our family is a team. Yes, here in IMG, meron po tayong family, IMG family, and we are a team. Okay, pare-parehas po tayo dito members, pero dahil magkakasama po tayo, we are a team. Okay, isa po tayong family. To have teamwork, you have to work for it. You should know how to build it, why it grows, and why it dies. Okay, dapat aware ka bilang isang builder, dapat aware ka bakit dapat aware ka kung nag-grow ba yung team mo or okay, bumababa or dying ba yung team mo. So dapat aware tayo doon. Okay, para masolusyunan natin agad, para malaman natin. You can see great teamwork during the growth phase. Okay? You can see great teamwork during the growth phase. Lahat naman po tayo nagsimula sa maliit lang. Tandaan niyo, lahat tayo nagsimula lang sa isa, dalawa, tatlo, apat, naging lima. You can see great teamwork during the growth phase. Okay, kapag paangat po yung team mo, dyan mo makikita yung teamwork. In the people business, we have people problem. Tandaan niyo po yun, ha? Okay, in the people business, we have people problem. Expect mo na yun. Expect mo na magiging problem mo dito is people problem. Kasi nasa people business ka. Kasi nag-build ka dito. Hindi ka nag-build ng building. Okay, ang binibuild mo dito, yung mga tao. Gusto mo sila na maging successful. Okay, syempre, okay, dahil sila yung ano mo, sila yung gusto mo maging successful, ang magiging problem mo, sila rin. Okay? Part na magiging problem mo, sila rin. Alright? In the people business, we have people problem. Okay? So, ito po. First, we must come together. Number two, keeping together is progress. Number three, when dealing with people, you don't really win when you win. Okay, tandaan niyo po ito, ha? Sa teamwork, make sure na huwag ka makikipag-debate sa ka-team mo. Huwag ka makikipag-debate sa member mo. Halimbawa, ikaw yung marketing director, makikipag-debate ka. Okay? Dahil alam mo, mas marunong ka, makikipag-debate ka ngayon sa member mo. No! Kahit panalo ka, kahit tama ka, okay? Pag nakipag-discussion ka sa newly member mo or sa members mo, at the end, talo ka pa rin. Bakit? Kasi mag-quit yan. Nalala ko yung kwento ni Boss Jasmine. Okay? Meron siyang isang member na ayaw niya yung sponsor niya kasi hindi maganda yung relationship nila. Okay? Kahit ikaw yung marketing director, kahit ikaw yung senior marketing director, kahit ikaw yung tama, okay? Ngayon, nakipag-discussion ka, okay? Ang mangyayari, kahit tama ka, yung team mo na yun, mag-quit na yun. Wala na. Wala ka ng chance para mag-build siya.
Alright? So make sure na magiging maayos yung pakikipag-usap mo sa kanila. You don't need to like each other to work together. Okay, you don't need to like each other to work together. Okay, ibig sabihin yan, hindi mo naman kailangan na magustuhan, okay, yung member mo. Okay? May isa kayong goal eh. So, siyempre, magtulungan na lang kayo. Magtulungan na lang kayo para lang ma-achieve yung goal na yun. Kasi isa lang naman yung goal natin dito. Okay, paano? Ano yung goal natin? Para matupad yung mga big way natin. Coming together as a team. Okay? As a team. Hindi ka po nag-iisa dito. The number one ingredient of teamwork is care. Opo. Ito yung sinasabi ko sa inyo palagi. Serve. Pagsilbihan mo. Okay, yung team mo. Pagsilbihan mo yung mga new members mo. Okay? You need to take care of them. Okay? If you want to become a builder, you need to serve them. You need to take care of them. Again, the number one ingredient of teamwork is care. Okay? So when you care, ito po. Okay, hindi lang to sa ano, hindi lang ito sa leader or hindi lang ito sa marketing director, hindi lang to sa senior marketing director. Okay? When you care, you show up to the meeting. Okay? Team player ka ba? Okay? Ikaw ba meron kang pagpapahalaga sa team? Okay? Kung meron kang pagpapahalaga sa team, you show up to the meeting. Dapat tumatid ka sa mga meetings. Okay? Part 'yun ng teamwork eh. You don't want to make your leader worry. Hindi yung pinag-aalala mo pa yung leader mo. Ano kaya nangyari kay Ma'am? Bakit kaya hindi siya umattend? Ano kaya nangyari kay Ma'am Percy? Bakit hindi siya nakatend? Ano kaya nangyari kay Ma'am Christy? Bakit kaya hindi na siya umattend? If you care, you don't want to make your leader worry. You don't want your people disappointed. Okay? When you care, you cheer people up, diffuse conflict, and promote friendship. Opo, friendship. Huwag mong siraan yung teammates mo. Okay? Huwag mong siraan yung company. Huwag mong siraan yung team. Okay? Dapat, i-cheer up mo sila. Okay? Dapat i-cheer up mo yung team mo. Alright? You want to perform. When you care, you want to perform. When you care, you want your leader to win, to get to the top. Dapat ganyan ka. Dapat ganyan ka mag-isip. Tutulungan ko si Sir Johnny. Okay? Na maging senior marketing director siya. Tutulungan ko. Okay? Si Ma'am Percy para maging marketing director siya. Tutulungan ko si Ma'am Christy para maging senior marketing director siya. If you care, you want your leader to win, to get to the top. Bakit? Kasi kapag ginawa mo yan, gagawin din yan ng mga future members mo, ng mga future associates mo. Iduduplicate ka niya. Okay? Tandaan niyo po yun. Tandaan niyo po yun. Mangyayari at mangyayari sa inyo kung anong ginawa niyo sa kapwa niyo. Alright? Okay, when you care, you want to be part of a winning team. Okay? Do you want to be part of a winning team? Okay? You need to take care of your team. Alright? Ito po. Take care of your people and your people will take care of you. When people work together, success will take care of itself. Napakaganda po itong sinabi ni Coach Nguyen. Okay? Take care of your people and your people will take care of you. Ito po yung sinasabi ko. If you serve your people, okay, mararamdaman nila yan. Mararamdaman at mararamdaman nila na pinagsisilbahan mo sila na meron kang pagpapahalaga sa kanila. At kapag naramdaman nila yon, syempre, human nature yan eh. Human nature na tayo, okay? Pag naramdaman natin na inaalagaan tayo, okay, inaalagaan din natin sila. Tama? Take care of your people and your people will take care of you. When people work together, success will take care of itself.